Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang second day ng ating Boracay Adventure 2024. And syempre kasama ko pa din ang aking buong pamilya, so stay tuned dahil sa vlog na to ay ipapakita ko ang kabuuan ng aming gastos dito sa Boracay for day 1 and 2. And sa mga hindi pa pala nakakapanood ng day 1, you can click the link sa description ng video na to. Hey guys, good morning. So this is our second day. Ito ang mga maliligo sa dagat, nagme-makeup. Hindi ko na kung bakit kailangan na mag-makeup eh, maliligo sa dagat. Tumasa kilay mo, be. Wala. Marlon, magbihis na ng panligo. Uy, magbihis ka na. Panligo mo. Ito si Pat, ang hindi nakasama sa Boracay. Pat, maghay ka dali. Adito sa vlog. Before 7 a.m. ay nag-prepare na kami para maaga kaming makapag-breakfast at makaligo sa dagat. AJ, liligo na tayo sa dagat ulit. Liligo ulit. Kukunin ko na nga. Okay, kumakula! Hoy Dong, tara na! Maganda maligo na yun sa umaga. Tara, tara. Hoy, maliligo sa dagat pagka nagpa-plancha. Hindi ka po liligo sa dagat. Bakit? Ililigo na ako kapon eh. Bukas na mamaya hapon ako. Lami, wake up! Around 7 a.m. nang tumambay kami sa beach. Wala pang masyadong tao around this time and sobrang kalmado pa ng dagat. And syempre, hindi pa tirik ang araw, kaya perfect time ito sa mga gusto lang umupo sa buhanginan at i-admire ang ganda ng Boracay. After more than 30 minutes ay nag-decide na kaming mag-breakfast. Naghanap kami ng makakainan along main road hanggang sa madaan na namin itong I Love Paris na nagbebenta ng pares, goto, silog at iba pang meals na lutong bahay. So nag-decide kami na dito na lang mag-breakfast dahil bukod sa malapit ito sa aming accommodation ay affordable din ang kanilang mga food. Inabot ng 1,280 pesos ang aming total bill for 12 meals. After naming mag-breakfast ay dumiretso na kami sa beach para mag-swimming. Pumuesto kami sa aking favorite spot dito sa Boracay kung saan may mga leaning coconut trees located sa Station 3. Ito na kami sa aming favorite spot. Ito merong leaning coconut tree. Ayan. So maganda mag-swimming sa part na to kasi hindi ganun kakapal yung lumot. Ayan, meron din siyang lumot pero hindi sobrang kapal. Unlike doon sa unahan, medyo makapal yung lumot doon. Dito sakto lang. Actually, dun nga sa unahan, parang halos mas konti pa eh, no? And syempre, before maligo, ay nag-picture taking muna kami.
At syempre, hindi nagpatalo ang kapatid kong full confidence sa kanyang two-piece. At hindi pa dyan natatapos ang kanyang photoshoot dahil nag-request pa siyang magpa-picture sa ibang spot. Ah, maganda naman. Tingin doon sa dagat. Eto naman ang iba pa naming mga pictures. Swimming time na tayo guys after ng picture. Kaya lang ano guys, medyo malumot. So today is February 29, 2024. Ayan, medyo malumot nga siya. Grabe ng lumot, hindi lang medyo. At dahil sobrang lumot sa napwestuhan namin ay nag-decide kaming lumipat sa ibang spot. Naglakad kami sa bandang unahan lang and luckily ay nakahanap kami ng bagong pwesto na halos walang lumot. So dito na kami nagstay at ipinagpatuloy ang aming pag-enjoy dito sa Boracay. So mas okay dito mag-swimming guys, lumipat lang kami ng pwesto sa bandang unahan. So dito, paunti lang yung lumot. Tami? Tami, why? You don't want to swim? Fish? Oh, there are a lot of fish. Nami, come here. Nami, come here. Nami, halika na.
10:48 AM nang mag-decide kaming bumalik sa aming accommodation para magbanlaw at mag-ready for lunch. Sa sobrang tagal namin magayos ay almost 1 PM na nang lumabas kami para mag-lunch. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. Sumakay kami sa e-trike going to Jasper's kung saan kami mananahalian. Nagbayad kami dito ng 30 pesos per head times 10 packs equals 300 pesos. After 5 minute travel ay narating na namin ang Jasper's located sa main road bago mag-D-Mall. Ito pa yung bayad na. Thank you. You close by the stormy seas, oh you meant the world to me. I kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain. Marahil ay familiar sa inyo ang kainan na ito dahil ilang beses ko na itong na-feature sa aking mga vlogs dito sa Boracay. Affordable kasi at masasarap ang kanilang mga food kaya talaga namang binabalik-balikan. Inabot ng 1,435 pesos ang aming total bill for 11 meals. After naming mag-lunch ay nag-decide kaming maglakad-lakad sa D-Mall. Sa May Laguna ay nadaanan namin itong Boracay Marker, so nag-decide kaming magpa-picture. May mga bata nga pala ditong nakatambay na nag-o-offer ng photography service, so pwede nyo silang utusang mag-picture at bigyan ng tip pandagdag sa kanilang baon sa school. Bumili nga rin pala kami ng Coke float and fries sa McDo, located sa may tapat ng Lagoon sa may D-Mall. Reminder pala guys na itapon ang inyong basura sa tamang lalagyan. Maraming basurahan sa paligid ng Boracay, so let's be responsible and help maintain the cleanliness of the island. After a few minute walk ay narating na namin ang dagat. No point in blaming you, you did not know. Oh, nagising lang namin. Oh, namin ako short sleep. Ang stroke. Kapag nga lugar ni. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Ayun, papunta natin. Lagi na? Malapit lang hindi na. Malayo yun. Sobrang layo. Alam mo ba yung binaybay natin kanina? Oo, may bicycle tayo. Nag-decide kami na maglakad mula sa D-Mall hanggang accommodation para ma-enjoy ang scenery ng Boracay.
After 30-minute walk ay narating na namin ang aming accommodation. Dito ay nagpahinga muna kami ng ilang oras. Around 5 p.m. nang mag-prepare naman kami for sunset viewing. Dong, may dong gising na dong. Dong. Dong gising na dong. Talabas tayo. Wala nga palang free wifi sa mga rooms namin, pero merong piso wifi sa ground floor kung saan kami nagko-connect. 5:22 p.m. nang bumalik kami sa beach para abangan ang world-class sunset ng Boracay. Naghanap kami ng magandang spot kung saan pwede kaming tumambay at mag-picture-picture. Eh, di akala ko nagbablog ka. Ano daw? Gusto mong taho? Nagkataho. Habang naglalakad ay may nadaanan kaming taho and nagpabili si AJ worth 30 pesos. Habang ini-enjoy ang napakagandang sunset ng Boracay, ay hindi na namin pinalampas na i-document ang aming memorable experience. Talino. How many? Five boat. Okay, let's see if it's really five. One, two, namin sobre. Two birds. Namin row boat. Oh, go, sing. Very good! Alright guys, so tapos na ang sunset, tapos na ang aming picture-picture. Sobrang bilis. May mga hindi nakaabot guys sa sunset. Hindi nakaabot kasi yung iba ang dami ng picture. Kasi yung para maraming picture dyan. Bukas tayo. Bukas babaway ah! Pero dito may sa video ang ganda pa oh. Kailang wala na talaga yung araw. Guys, meron kami nakuhang magbibidyo daw drone. Human drone. Ganun mga men. May video ba talaga? Jay, may video talaga yun. Wala nga na mukha. Wala nga kuha na. After naming ma-enjoy ang sunset ay naglakad-lakad ulit kami habang naghahanap na makakainan for dinner. Napadaan kami dito sa Paris Hilton, located sa Station 2. So dito na kami nag-decide na mag-dinner. Probably ay familiar din sa inyo ang kainang ito dahil na-feature ko na din ito sa mga dati kong vlogs dito sa Boracay. Beachfront lang ito, kahilera ng Andoks, kaya madaling hanapin.
guys ang kanilang menu. After a few minutes ay naserve na ang aming food. Inabot ng 2,468 pesos ang aming bill for 11 meals. Para pala sa mga bago lang sa channel ko, gumagawa po ako ng vlogs with complete expenses and itinerary, which is very useful lalo na sa mga first time travelers. Meron na po akong vlog sa El Nido, Coron, Puerto Princesa, Sagada, Baguio, Davao, Bacolod, Iloilo, Guimaras, Gigantes Island, at ang aking solo travel dito sa Boracay. You can check my expenses calculator playlist para mapanood ang complete set ng aking mga vlogs. Kakalak diyan. Bukas naman ay mamamalengke tayo at magluluto sa kitchen ng aming accommodation. Magki-crystal kayak din tayo. Magpa-paddleboard. Manonood ng kite surfing. At magpo-photoshoot sa sikat na leaning coconut tree ng Bulabog Beach. And bago matapos ang vlog na to, ay i-add na natin ang ating expenses from day 1 amounting to 44,058 pesos. So that's it guys for our second day here in Boracay Island. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe. Aba! Ayaw magpakarga. Ayaw mo ngayon sa manalim. Pag kinakarga ba naman ni Aba? Pinipig. Oh! Oh, wag magpapakialaman yan. Wag. Baka tayo dito ka, ayaw mo punta doon. Ayaw kong gumano. Ano? Bumaya ka. Papa yan? Hindi ko mo ang iwawan ko. Ano? Ano
tang yanin sa kuwa. Baba. Silingan sa mga sa iya. Teka na. Oo, ubog siya na iling. Kukunin niya. Tatasuhan ka.